Gandang araw po. Ako po si ERP na Jim B po. So, meron naman po tayo another proof of completion para kay Sir Gail at Ma'am Ann ng Bukidnon. So, kung napanood niyo yung video natin last time, so may konti tayong topic doon about financial planning. So, ito kila Ma'am Gail, Sir Gail tsaka Ma'am Ann, napapag-usapan din namin yan about sa mga financial goals kaya financial planning. So, shoutout po sa kanila. Meron po silang flower shop dyan sa may, kung di ako nagkakamali, sa Valencia or dyan sa may Valencia Bukidnon. So, kung may mga kailangan kayo about sa mga flower arrangements nyo, susubukan nyo puntahan yung Gail Ann Flower Shop sa may Bukidnon. So, basically, nag-start yung conversation namin kasi nagtatanong sila about sa gym business. Kasi si Sir Gail, kung di ako nagkakamali, bodybuilder talaga to at nagko-compete talaga sa mga bodybuilding competition. So, nagpapasalamat ako kaila Sir, kaila Sir at saka kaila Ma'am na tayo yung pinagkatiwalaan niya. Especially, alay-layo talaga nila sa atin. Hindi tayo nakita. Tapos, proud to say, sila Ma'am, nagbayad na sa atin talaga para sa mga equipment nito. Ang dami nito. So, sobrang laki pa sa salamat ko sa pagtitiwala nila sa atin. Pero, bago magpasalamat din, naghihingi rin ako ng pasensya kasi medyo na-delay kami, honestly, dito sa production namin dito. So, kagaya ng mga kinukwento ko sa inyo, hindi naman lagi talaga good news. So, minsan, talaga naman, di natin maiwasan, nagkakaroon problema. So, yung powder coating company na pinagkukulayan natin, nagkaroon ng aberya. So medyo na-delay tayo. Pero yun ang maganda naman doon sa nangyari, nagawa natin ng paraan para makaabot talaga doon sa target date nila Ma'am at Sir na mag-open. Although, na-move tayo ng konti. Kaya medyo nahihiya ako kila Sir Ma'am, kila Sir Gail, tsaka kila Ma'am Ann. So anyway, nagawa natin ng paraan. Balik tayo doon sa topic natin. So sila kasi, meron na silang flower shop. So successful yung flower shop nila. Pero mag-add na naman sila ng panibagong business which is gym. It is okay din yun kasi nga si Sir Gail into bodybuilding talaga nagko-compete. So mag-aito yung mundo ni Sir. Siyempre, kagaya na sinasabi ko, maganda magkaroon ng business kung yung business mo is hobby mo or yun yung love mong gawin. Kasi pag yun yung business mo, para kang hindi nagtatrabaho eh. Parang nakatambay ka lang at ginagawa mo kung ano yung gusto mo. So hindi trabaho to, magaang to. Plus, yun ang sabi ko, sila Ma'am, tsaka lang kasi sila Sir, meron silang established na flower shop business. So kumikita na sila dun eh. Diba? So maganda na ito, dahil magkakaroon sila ng panibagong business, tong gym business nila na to, pwede nilang hindi galawin yung majority nung kikitain nila. Sabi ko nga sa past video ko, yung mga sumunod na gym ko, 80 to 100% nung kita ng gym, hindi ko talaga ginagalaw. Yun yung tinatabi ko. Ngayon, kung makakapagtabi ka kasi, ito ngayon yung tool mo, yung vehicle mo, papunta doon sa financial freedom na tinatamasa natin. Diba? Ano ba yung gusto natin mangyari sa buhay natin? Diba? Maganda naman na yun na pagdating natin sa certain period of time, certain age, titigil tayo sa pagtatrabaho at i-harvest na lang natin kung ano yung itinanim natin nung bata pa tayo. So, kagaya nun sa nangyari sa akin, so although medyo late ako natuto ng financial planning ko, pero sinisimulan ko at yung gym business na yun, ang ginagawa kong vehicle, ginagawa kong tool para ma-achieve yung goal na yun. At promise, nakapag-post na kasi ako doon sa page namin nung gym, yung Gym Republic. Actually, yung Gym Republic, yun yung brand naman namin nung gym business. So, eto kasi dati, eto yung gym namin. So, fortunately, may mapapaglipatan na ako nung gym depot na mas malaking lugar para ma-transfer yung production ko at ma-retain yung gym business ko dito. So, makikita nyo dito, mai-share ko sa inyo yung mga paano ginagawa ko para kumita to sa gym business ko. Plus, yun yung sabi ko, hindi sapat kasi na kumikita ka. Hindi rin sapat na nag-iipon ka. Diba? Dapat, kung kumikita ka at nag-iipon ka, yung ipon mo, meron siyang goal.
Hindi yung puro tabi ka lang sa bangko. Kagaya na sabi ko, kung maiintindihan yung inflation, yun yung inililiit ng pera mo. Parang old school. Noong nagsimula ako, nagka-utak ako, magkano na yung hamburger sa Jollibee? 25 pesos. Diba? Magkano na siya ngayon? Almost 100 pesos. So yung 25 pesos mo noon, mga way back 1980s, ang laki ng halaga niya. Samantala ngayon, ang liit-liit na lang ng 20 pesos. Saan makakarating yung 20 pesos mo ngayon? Diba? So yun yung inflation. So taon-taon, lumiliit yung value ng piso mo, yung value ng pera na mabibili ng pera mo. So dapat, makontra mo yung inflation na yun. Dapat meron kang plan of action na paano mo gagawin yun. So, kung ikaw, mag-iipon ka lang na mag-iipon ng pera, kumita ka, mag-iipon ka pera, ilalagay mo sa bangko. Sa bangko, swerte ka na, maka 1% ka ng interest isang taon. So, kunyari yung 1,000,000 mo, kikita ka ng 10,000 pesos. Hindi ako nagkakamali, 10,000 pesos. Pero dahil ang inflation natin ngayon, kung titignan nyo sa internet, nasa 5 to 6%. Ibig sabihin, yung 1,000,000 piso mo, next year, 950,000 na lang yun, nabawasan yun na 50,000 pesos. Although, kumita ka ng 10,000 pesos, nalugi ka naman na 50,000 pesos. So yun yung disadvantage ng may pera ka sa banko ng matagal. So, kasi kagaya sabi ko sa inyo, yun yung hindi tinuro sa amin. Tinuro lang sa amin yung magulang namin na okay, kumita ka, magtrabaho ka, kumita ka ng malaki, ipunin mo, lagay mo sa banko, that's it. Kaso mali, sa panahon ngayon, isang malaki pagkakamali ang ilagay ng pangmatagalan ng pera mo sa banko. So dapat, kagaya niyan, may financial goal ka, ipunin mo yung pera mo, not bad. After a year or two, dapat ilagay mo sa panibagong investment na kikita ng pera, which is, basically, ang ultimate goal mo is magkaroon ka ng passive income. Pero itong gym business, almost passive income to kasi hindi mo naman halos aasikasuhin to. So let's say, sila Ma'am Gail, tsaka sila Sir Gail, tsaka sila Ma'am Ann, may sariling flower shop. So buhay na sila doon eh, lahat ng expenses nila, lahat ng pangangailangan nila, nandun na nagagaling. So kung magkakaroon sila ng panibagong business, so ito almost 100% kaya nilang i-allocate for savings. Pero ang tanong niya, kunyari lang, na kumikita ng 50,000 pesos isang buwan, yung gym. So sa loob ng isang taon, 600,000 pesos yun. Ang tanong doon, after 1 year mong inipon yun, ano yung gagawin mo sa 600,000 pesos na yun? So kailangan may goal ka. May goal ka. Let's say, pwede mo ilagay sa MP2, ilagay mo sa stocks, mag-down payment ka for another property, or mag-expand ka ng another gym. Kasi let's say, 600,000 na ipon mo in 1 year. Less than 600,000 itong nabili mo na to. So mangyayari niyan, every year, kung gagawin mo yun, every year, kaya mo magbukas ng panibagong gym. Although, hindi mo pa hina-harvest kagad yung kita mo sa gym. Kasi, tinatabi mo 100% yung kita mo sa gym eh, di ba? So, in 5 years time, makakabuo ka ng 5 malalaking gym. Actually, in shorter than 5 years kaya mo kasi after 1 year mo kasi dalawa na kagad yung gym mo. So mas malaki na yung kinikita. No? So let's say every year may isa kang gym na binubuksan. So in 5 years time, may 5 kang gym na kumikita na 600,000 isang taon, which is 3 million yun. Yung 5 gym mo, 3 million na ang kinikita sa loob ng isang taon. Pero wag ka, magkano lang yung capital mo sa unang taon mo. Ang order nila ma'am at saka nila sir, nagkakalaga ng less than 500,000. Imagine, yung 500,000 pesos mo, kaya niyang kumita ng 3 million in 5 years time. 5 years time. Ang tawag kasi doon, yun yung sinasabi ni Albert Einstein, ang pinakamagandang na invento ng tao is compounding interest. So basically, ganun yung gagawin mo, compounding yung gagawin mo. Kumbaga, yung kinita nito, hindi mo gagalawin. Iro-roll over mo lang. So, pinapakita ko sa inyo na napakalaki nung chance na mapaundad nyo yung kabuhayan nyo kung mapapalakad nyo ng maayos. Kasi sa totoo lang, ako, inaabot ko rin yun eh. Ang common downfall ko, nung kumikita ako, at hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin sa pera after kong ipunin, napupunta sa luho.
napupunta sa luho. Pero kung antimano, bago ka mag-start, alam mo na kung ano yung goal mo, hindi ka madidistract eh. Matututo ka mag-save. So, kaya nasabi ko sa inyo, yung gym business is a perfect vehicle, perfect tool para ma-achieve mo yung financial goal mo. Kasi itong business na to, napakadali niyang patakbuhin. So, it doesn't matter, may isa kang branch, 2 branches, 3 branches, madali pa rin siyang patakbuhin. So, at saka si, sila Ma'am Gail, at saka si Ma'am Ann, meron silang magandang business scheme. Yun yung iniintay ko, Ma'am. Ma'am Ann, yun yung iniintay ko, yung secret na business scheme mo, paano mo patatakbuhin yung gym business. So, very, very excited ako. So, anyway, to proof of completion natin, isa-isayin natin yung mga in-order sa atin nila sir tsaka ni ma'am. Unahin na natin itong sarili natin design na tricep tsaka bicep selectorized machine. So ito, multifunctional. Alam nyo naman yung mga design natin. Nakakapag-design tayo ng mga 2 or more exercises para sa isang equipment. So aside from that, is yung mga hammer bench press natin. Meron tayong incline, decline, shoulder, tsaka flat hammer bench press. So, ito perfect talaga ito, especially kasi na bodybuilder. Ito, kaya mo magbuhat, sir, ng mabigat, na hindi ka natatakot na baka mamaya malunod ka or wala ka spotter, ma-injured ka. So, then again, kagaya nung kay Sir McCoy ng Rizal, yung super rack at tsaka Smith machine natin, dito sa i-upgrade natin at ito adjustable pulley yung crossover. So magandang upgrade to para sa kanila. Then basically package din siya. So meron din siyang manual na decline, flat at saka incline bench press. Tapos utilities tool, lateral bench, yung assisted squat with standing cub, reverse flies with peg deck, clean trap, twister, tapos meron din tayo leg curl, leg extension na selectorized, dips, saka leg press, heavy duty leg press. Tapos, minsan kasi, hindi ba napapanood lagi ng mga viewers natin, yung ibang mga videos natin. Actually, nakikita nyo kasi dito is mga equipment lang. Hindi nyo nakikita actually lahat ng packages is may kasama na pong plates, bars, at dumbbells. So, pag na-post ko po o nakita nyo na na-send ko sa inyo, matik po yan lahat ng packages natin may kasama plates, bars, at dumbbells. By the way, itong kila sir, tsaka ma'am, is Olympic yung mga gamit nila. Kaya kita nyo, in-upgrade natin sa mga Olympic yung mga racks natin. So, anyway, so basically, yun yung istorya nung business nila Sir Gail at saka Ma'am Ann. So meron silang existing na successful na flower shop at dadagdagan lang nila ng isa pang successful na gym business. So ma'am, talaga nagpapasalamat ako sa haba ng pasensya nyo sa akin, sir. Nagpapasalamat ako sa haba ng pasensya nyo sa akin. Plus, yung pinagkatiwalaan nyo ako dahil hindi birong pera to eh. Diba? Alam niyo yun, nung nagbayad kayo sa akin, sinabi ko sa inyo na naiiya ako at napa-flutter ako na pinagkatiwalaan niyo ako. Kahit na malayo po kayo at hindi tayo nagkita, pero nagtatawagan tayo. So nagpapasalamat po talaga ako sa tiwalang ibinigay niyo sa kumpanya namin. So ako po ulit si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.